Ganito kahaba ang pila ng mga motorsiklo sa Alabang Zapote Road kanina. Walang pinagkaiba sa sitwasyon kahapon. Nagmistula na nga itong parking lot ng mga motorsiklo. Sa kalsada naman, maraming motorsiklo din ang makikita. Karamihan, mga delivery service na autorisado mag-operate ngayong may lockdown sa buong Luzon. Ang motorsiklo na kasabay namin kanina sa Maynila, hindi na halos makita ang rider sa dami ng dala niyang pagkain. Sa ilang bukas na kainan, sila rin ang nakapila. Ay mismo sa mga delivery boy, may bantaman ng COVID-19, nakikipagsapalaran daw sila para kumita, lalo tigil trabaho nga ang karamihan sa mga empleyado. Ang rider na si JC Sarahan, triple raw ang kitang naiuuwi sa pamilya sa dami ng booking ngayon. Sa panahong ito, serbisyo publiko rin ang turing niya sa kanyang hanap buhay. Marami pong hindi nakakalabas na tao kasi nga po lockdown. Nakakailangan po sila ng tulong din namin kasi po hindi sila makalabas. Dati-dati raw bago mag-lockdown, abalang-abala na raw ang mga delivery boys kapag ganitong oras sa pag-deliver sa kanilang mga customer. Pero ngayon, 10:30 na ng umaga pero andito pa rin sila nag-uumpat at naghihintay ng mga order. Matumal daw talaga ngayon sa haba ng pila sa mga restaurant. Malayo yung diferensya sa sinasahod namin noon kasi ngayon. Bakit, sir? Kasi dati makadeliver ka ng 4 in 1 hour. Ngayon po, isa-dalawa lang sa isang oras. Kaya sa haba ng pila. Kaya si Abelarda Dista, ganun na lang ang pasasalamat sa kanila. Walang mga public transport. Kahit tricycle, wala rin. Kaya mahirap. Siyempre, nandun na rin yung takot na mahawa sa virus na yan. So mas mag-deliver. Ang isa pang suki ng deliver na si Chuck Alubakib, ipinost pa sa Facebook ang kanyang pasasalamat sa rider na nag-deliver ng pagkain sa kanya. Sa tuwa nga niya, ibinili din niya ng pagkain ng rider na bumili at nag-deliver ng pagkain ng kanyang pamilya. Bumbero, grocery, tagapalengke, driver, militar at mga pharmacist. Talagang not all heroes wear capes. Ang mga delivery boy, sina ate at kuya na nagpapanatili ng kalinisan, mga kababayan nating nagsiservisyo at hindi nakakalimot na mag-abot ng tulong o kahit simpleng ngiti sa panahong minsan mahirap umiti. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 horas.